Maligayang araw pong muli sa ating lahat mga idol. Tuloy po kayo sa aking munting YouTube channel. So yan mga idol, ang video po natin sa araw na ito na kung saan ay mayroon po tayo itong ginawang alternator at pinalitan po ng mga windings at nagkaroon po ng overheat yung kanyang mga coil, kaya kinailangan po natin siyang may rewind. At para naman doon sa mga hindi pa po nakakakilala at hindi pa po familiar sa kanila ang parts na to, ito po ay bahagi po ng isang alternator. Ito po ay stator core, no? Ang alternator naman po natin, katagalan ay nasisira at nasusunog din po ang ating mga windings. Nagkakaroon din po ng problema ang kanyang mga accessories po sa loob. So yun po ang nagiging dahilan. Maaaring naging dahilan po ng kanyang pagkasira, yung pagkasira din po ng mga bearing, yung mga rectifier diode, yung kanyang IC. So yun, bali ito ay ating rewind. So ang trabaho naman po ng ating alternator mga idol, siya po ang nag-amplifier para magkaroon po ng ating para magkaroon po ng power ang ating sasakyan. Malaki po ang nagiging tungkulin po ng alternator sa ating mga sasakyan sapagkat sa kanya po nagsisimula o nagmumula po ang electricity po ng ating buong sasakyan. So ang ating alternator naman mga idol ay mayroong 24 volts at saka 12 volts, no? Lahat po ng mga sasakyan mayroon po nito. Diyan po natin karaniwan makikita ang alternator sa mga truck, bus, jeep at mga heavy equipment. Mayroon po yan sila lahat, mga alternator. At sa ating pagpapatuloy mga idol, ay nais ko muna magpasalamat po sa ating mga viewers at sa mga subscriber, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung papasok mo pa lang din sa aking munting YouTube channel, kaya huwag mong kaliligtaan na i-like po ang ating video at i-subscribe po ang ating munting channel at pindutin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod po natin i-upload na gaya nito. Yun lang din naman mga idol kung mga trip niyo mga ganitong uri ng video sa channel na ito. So ganun pa man, lubos din po ako nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta at sumubaybay po sa aking mga videos. At yun, maraming salamat po sa inyong lahat. So yun, bali ito na, bali sisimula na po natin yung unang coil ng ating ginagawang stator core, no? Sa pagpapalit po ng mga windings at mga coil niya, no? So ito yung unang inilulubog po natin. Ito po yung unang coil o yung unang grupo ng windings. So bali ang ating pangalawa ay mula sa starting o mula sa beginning po ng ating unang coil ay bibilang po tayo ng tatlong slots, tatlong butas para maipasok naman po natin isunod yung ating pangalawang windings. So ito na yung ating unang coil o yung first coil. Bali ito yung beginning at saka ito yung ating ending. Naka isang round na po tayo. Isang ano na po yan, isang coil, no? Isang grupo. Yay, malapit na. Guys, ayun na guys. Bearing na nga. So, bali, ito yung ating pangalawa. Coil. Yan. So ito yung ating pangatlong windings at pwede na natin ikasa ang ating pangalawang windings. So mula rito sa ating beginning ng ating unang coil, magbibilang po tayo ng tatlong butas.
bago isunod po natin ilubog yung ating beginning ng ating pangalawang windings. So lagyan muna natin ang lock. 'Yan, bali natapos na natin yung ating pangalawang coil. So, pwede na ulit natin ikasa ang ating pangatlong coil. Mula rito sa beginning din ng ating pangalawang coil ay magbibilang po tayo ng sa 2-3. Ayun, 3 butas po lamang ang ating bibilangin upang isunod na po natin itong ating pangatlong coil or yung ating windings, no? Yung beginning po, no, yung pinakapuno, yung pong ating ginawang beginning, dito po natin na ilulubog sa pangatlong butas mula sa beginning ng ating pangalawang windings. Ayan. Kung ano po ang sistema ng direksyon ng mga wire ng ating unang windings o yung coil, ay gayon din ang ating pangalawa hanggang pangatlong windings. Ganun, parparehas lang po ng sistema sa paglubog o yung direksyon po ng ating mga magnetic wire. Sa design po ng ating mga windings, ang mayroon double wire. Itong ating ginawa ay single wire lang, no? Single wire lang siya. Sana maka-encounter tayo ng tinatawag po na double wire para ma-share o maibahagi ko rin po sa inyo kung paano po i-rewind yung double wire na stator coil. Yan, isa-isahin po natin ang lagay para medyo maganda ang plastada or yung pagkakapile po ng ating magnetic wire. Yan. So lagyan po natin ito ng lock, no, at nang hindi lumabas ang mga wire. So malapit na ito matapos, no. Malapit na magkasalubong yung ating ano, malapit na maipalubog ang ating pinaka-ending ng ating last na windings. Bali ito yung pinaka-last o pinaka-ending na po ng ating pangatlong windings. So yan, lumabas na po ang ating ending at saka itong ating beginning. Yung una natin lalagyan, ito po yung beginning. Yung ating linagyan po ng lock, yan. So, ito yung pinaka-ending ng ating last na windings. So, yan. So, yan. Bali, nailubog na po natin lahat.
So sunod po dyan, lagyan po natin ito maigi ng lock, no, at nang hindi maglabasan sa slots yung ating mga wire. Lagyan po natin ito ng plastic insulator lock, no. So yan, bali napatapos din natin, no? Natapos na rin po natin, i-rewind po ang ating alternator, stator. Ayan, bali yan na po ang ating pinaka-finished product. So itong, ito yung ating gagawin, itong anim na wire na nakalabas, ang tatlo po dyan ay beginning, ang tatlo uli ay ending. Ending, beginning. Ay, beginning, ending. So, yung pinaka-ending po natin dyan ay yung po ang ating gagawin neutral. So, yung natitirang tatlo, yung po ang papuntang rectifier diode, no? Yan. Sa ano, papuntang holder na po ng ating rectifier diode. Ating alternator. Ali, yung tatlong ano, papuntang ano na ito, diode. Ito yung mga beginning. Ito yung mga ending. Bali, ito yung neutral. Yung tatlo. Yan ay, ano na lang yung plaster. Ano yan? Bali, ito yung housing niya. Papalitan na rin natin ito. Ayan, next ay ayusin naman natin yung mga pile o yung pagkakaayos po ng ating mga windings. Ipitin po ito natin ng plies na may basahan. Ipit na tamang-tama lang po na hindi rin po siya mapipersa ang ating mga magnetic wire. So para hindi rin po sumayad doon sa frame housing naman ng ating alternator, yung mga windings, no? So pag sumayad po kasi at may mabalatan, magkakaroon po ng problema ang ating alternator. So ang sunod naman po natin, ito po ay lalagyan na lang po natin ang insulator varnish. Yan, tapos patutuyuin po natin. At saka naman natin siyang i-symbol at ilalagay na po sa kanyang frame housing. Ayan. Ito po yung ating insulator varnish. So yan, bali yan tapos na po yan. Bali, a-symbolin na lang po ulit para mabuo ulit yung ating alternator. Ayan. So yan, maraming salamat sa mga nakapanood po nitong video. Salamat. Hanggang sa muli. God bless.